Broadcasting live from the provincial capital of Palawan del Norte, Radio Bandera, managed by Airwaves Broadcasting 95.9. Radio Bandera, sa balita, ihahati ang mga nagbabaga at mga pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. Malawak na talakayan ang mga programang hatid ay kaalaman sa sabentar matalinong hinihimay at iniimbestigahan bawat isyong pampu. Nikolansing tinitimpa para sa taong bayan, sa entertainment, musika at usapin inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, na balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang 95.9 Radio Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. 95.9, iwamagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Basta radyo, ibandara mo! Sa pagbunlad ng bayan, tayo na't magkwentuhan ng may kabuluhan. Narito na ang palatuntunan na dapat mong abangan. Tuhan tayo! Samahan ang kaibigan ng bayan, Hotel Dorado. Tuhan tayo! Tuhan tayo! Mga may init na balitang pinag-usapan sa buong linggo. Ating balikan. Mga impormasyong makabuluhan. Ating hanggan. Usaping pangkabuhayan, pangkalusugan, at pangkalikasan. Ating alamin. Sariling wika. Ating pagmamating balita. At anumang paksa na may kabuluhan, pasok yan sa ating palatuntunan. Makiisa na. Tumawag sa 0993-887-2627. Ito ay new business na pag-uusapan lang. Yuliyo, walang labis, walang kulang. Tuhan tayo. Tuhan tayo. Tuwing Linggo, ikalabing dalawa ng tanghali hanggang ikalawa ng hapon. Sa 95.9, Radyo Bandera Taytay Palawan. Basta Radyo, ibandera mo. Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa Langit, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa mga pangarap na itinanim mo sa aming mga puso. Alam namin, Panginoon, na dahil ikaw ang nagtanim nito sa aming mga puso, ito ay aming makakamit, ito ay aming maaabot sa biyaya mo at sa pagpapala mo. At alam namin, Panginoon, na sa pag-abot namin ng aming mga pangarap, kami ay lalong magmamahal. Kami ay lalong maglilingkod, lalong-lalo na sa mga bahagi ng aming buhay na may kinalaman sa aming kalusugan, o may kinalaman sa aming pinansyal na buhay, o may kinalaman sa aming mga relasyon, o may kinalaman higit sa lahat sa aming spiritual life. Alam namin, Panginoon, na habang kami ay binibiyayaan mo at tinutupad namin ang mga pangarap na ito, ay lalo ka naming dinadakila at lalo mo kaming magagamit upang magdala ng pag-ibig at biyaya sa buong mundo. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong dakilang pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Usong dalisay ang aking nais. Nalikay mo, Diyos, para sa akin. Anumang unos, anumang signo, walang tatalo, sa lakas ng Diyos. Sa kabila ng pangamba, may tiyak tayong pag-asa. Ito ang mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang iskribang galing sa Jerusalem
na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naayon sa turong minanan nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghugas ng kamay ayon sa mga turong minanan nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya't tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga iskriba, "Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos." Sinagot sila ni Jesus, "Tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpuri't pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Ni walang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao." Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, magimbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingil, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya." Mga kaibigan, mga kabandera, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Kayo'y nakikinig sa Kwentuhan Tayo. Kwentuhan Tayo! Kasama ang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado.
Pinas, mga kabandera, mga kaibigan, ay ganap na pong 32 minuto makalipas ang 12 ng tanghali. Kayo'y nakikinig sa Kwentuhan Tayo! Kwentuhan Tayo! Kasama ang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado. Sa pag-unlad ng bayan, tayo na't magkwentuhan ng may kabuluhan. Kaibigan Rodel Dorado po. Oras na para sa makabuluhang kwentuhan. Sabay-sabay, mga kaibigan, kwentuhan tayo! Pakisabi sa katabi mo, tara na, kwentuhan tayo. Pakisabi sa kapitbahay, buksan na ang radyo at magkwentuhan tayo. Isang maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabayang pagbati po sa inyong lahat, mga ginigiliw na kaibigan. Adlaw naman sang Domingo, adlaw para sa aton na Ginoo kag sa aton pamilya. Ngayon po ay unang araw na sa buwan ng Setyembre, 2024. Setyembre na, mga kaibigan, at tayo ay nasa Bermans na, kaya sumisilip na, hindi na sumisilip pala, talagang lumabas na si Jose Marie Chan. At maraming salamat sa ating dakilang Diyos at tayo'y muling magkarinigan sa himpapawid. Nawa tayo, kayo'y datnaan ng aking tinig na malusog, masigla at punong-puno ng pag-asa, dahil sabi nga hanggat may buhay, may pag-asa. At sabi nga sa Bible, sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. At sabi pa sa Hebreo 10:23, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan, dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Shoutout muna sa aking pinakamamahal na Mama Delia Dorado at sa aking pinakagwapong Papa Ruben Dorado dyan po sa Barangay Bunog, Rizal, Palawan. Sa lahat po ng nakatutok na sa ating Radyo 95.9, Radyo Bandera Taytay sa buong bayan ng Taytay, at sa mga karating na bayan na naabot ng ating malakas na frequency. Tayo po ay live na live sa Facebook. Hanapin lamang po ninyo ang Rodel Moreno Dorado. At huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating Facebook Live at hitik na hitik at namumutik-tik ang ating palatuntunan sa tanghaling ito. At makakakwentuhan po natin mamaya ang IPMR
ng Barangay Poblasyon, si IPMR Inyeba Heredero. At meron na tayong pagkakakwentuhan na isyo. Abangan po ninyo yan, mga kaibigan. Maligayang kaarawan muna sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang birthday. Happy, happy birthday po sa inyo, mga igan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. At syempre, isang mainit na pagbati sa aming station manager, Ma'am Tess Rodriguez. At sa kanyang pinakamahal na hubby. At enjoy lang po sa pagkain, Ma'am Tess. At sana hindi pa umulan dahil ang aking sinampay. Sigurado sabaw-sabaw pag uwi ko mamaya. Sa lahat po ng sa lahat po ng ating mga tricycle driver, sa ating mga van driver, na mga nakatutok, mga papunta ng El Nido, Palawan, na nakabukas na ang kanilang radyo, ingat-ingat po sa biyahe. At sa ating mga mangingisda, mga nagbabalatan, seaweed farmers, at sa ating bantay dagat dyan po sa Sharkfin Bay, MPA. At sa ating lahat ng masisipag at nirerespetong mga forest guard, forest ranger ng DENR Senro Taytay, sa lahat po ng ating mga minamahal na katutubong tandulanin at agutaynin, mayad nga. Ano na, mayad nga ugto sa Indong Tanan. At sa atin po, mga BHW, Barangay Tanod, magandang hapon po, magandang tanghali dyan po sa ating public market sa Purok 1, 2, 3, 4, 6, 5. Maganda pa kayo sa tanghali. Ating pinakamamahal na Mayor Christian Rodriguez at sa ating pinakamagandang Vice Mayor Dilma Idep at sa lahat po ng ating mga sanggunian bayan members at sa lahat po ng ating mga punong barangays sa 31 barangays ng ating bayan ng Taytay, sa mga barangay kagawad, sa DENR family, sa aming Senro Conrado M. Corpus, sa Menro Taytay, sa ZSL, WWF, C3, Save Palawan Seas Foundation, sa Samag Manalia, sa ating MSLT Associates kay Tita Kim De Luna, sa ating Salesian Sisters of Don Bosco, at sa Vides Philippines, ayan, regards kay Sister Nancy Smero, Sister Katia, at syempre kay Sister Melanie Pilar, FMA, sa lahat po ng The Feast Line Taytay, Couples for Christ, Taytay Chapter CFC Singles for Christ, sa lahat ng mga Philippine Air Force Reserve, Class Masinga 2022, sa ating 408.4 Taytay Division, Coast Guard Auxiliary District, Palawan. Kayo'y nakikinig sa Kwentuhan Tayo. Kwentuhan Tayo! Kasama ang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado. At dakuan po muna natin ang ating mga nagalupok-lupok na tampok na balita sa linggong ito.
sa aton galupok-lupok, gadaba-daba, gakalayo-kalayo, gausok-usok, gatalbo-talbo, gakarab, gabusuit-busuit, gasirit-sirit, pero may lang nagatiskog, wala ginag-auplok na mga ulo-ulo, siyang tampok na balita sa linggong ito. Kaibigan Rodel Dorado, pasok, beskan, gutok! Ito, dumo! Humigit gumulang 3,000 board feet ng iba't ibang uri ng kahoy na sabat sa barangay Liminangkong, Taytay, Palawan. 1,000 puno ng nara itinanim sa bayan ng Taytay, Palawan. At sa detalye ng ating nagbabagang balita. Tampo! Tampo! Nabalita! Nasabat sa pinagsanib na puwersa ng DNR Centro Taytay, Taytay MPS at Poor Offers Regional Mobile Force Battalion, RMFB, ang halos 3,000 board feet ng kahoy sa barangay Liminangkong, Taytay, Palawan, pasado alas 8 ng umaga nitong Martes, 27 ng Agosto, 2024. Sa bisa ng dalawang magkaibang search warrant na inisyo ni Executive Judge Analia Tiongson Mendoza ng RTC Brands Rojas, ay hinalughog ng mga operatiba ang mga bodega na pinagtambakan ng mga kahoy kung saan tumambad ang mahigit 2,927.79 board feet ng iba't ibang uri ng kahoy na tinatayang nagkakahalaga ng 180,266.8 pesos. Nasa kustudiya na ngayon ng DNR Centro Taytay ang mga nakumpiskang mga kahoy habang mahaharap naman ang mga sospek sa kasong paglabag sa PD705 o ang Revised Forestry Reform Code of the Philippines. Ang PD705 o ang Revised Forestry Reform Code of the Philippines ang pangunahing batas na nagbabawal sa illegal na pagtutroso o timber poaching. Ayon sa Section 77 nito, may 3 paraan ng illegal na pagtutroso. Una, pagputol, pagkuha, pagkolekta at pag-alis ng kahoy o anumang produktong gubat sa lupaing gubat, timberland o forest land nang walang kaukulang pahintulot. Pangalawa, pagputol, pagkuha, pagkolekta at pag-alis ng kahoy sa lupang alienable and disposable o A&D, pampubliko o public land at privado o private land nang walang kaukulang pahintulot. At pangatlo, pagtataglay ng kahoy at produktong gubat nang walang legal na dokumento. Kasama rin sa ipinagbabawal ang mga sumusunod. Section 78. Pagkakaingin, pagpasok, pag-okupa o pagsira ng kagubatan at kakahuyan ng walang pahintulot. Section 79, pagpapastol ng walang pasture lease agreement. Section 80, illegal na pagtira sa mga pambansang parke o national park. Section 81, pagsira ng mga buhay ilang tulad ng mga hayop at halaman. Section 82, pag-survey, pag-sukat ng kagubatan ng walang kapangyarihan. Section 83, maling pagsasauri o misclassification at pag-survey ng empleyado ng gobyerno ng anumang kagubatan bilang A&D. At sa Section 84, pagbibigay ng tax declaration ng walang patotoo na ang lupa ay A&D. Ang sinumang mapatunayang lumabag sa nabanggit na batas ay paparusahan ng gulo.
na naaayon sa parusa ng Article 309 at 310 ng Revised Penal Code. Ang pinakamataas na parusa sa nasabing batas ayon sa value o halaga ng puno na naputol ay prison mayor maximum o kulong ng 6 taon at 1 araw hanggang 12 taon. 6 years and 1 day to 12 years. Samantala, pinapahintulutan naman ng DENR ang paggamit ng planted trees. Gaya ng akasyamangyo, mahogani, paper tree o jimilina, ito ay pwedeng putulin, iproseso, ibiyahe, gamitin o taglayin basta may kalakip na dokumento galing sa DENR. Para sa kumpletong detalye, ay pumunta sa tanggapan ng DENR sa Barangay Poblasyon Taytay, Palawan sa unahan ng Taytay MPS. Sa kaugnay pa rin na impormasyon, alam nyo ba, ayon sa Proclamation No. 2152, Series of 1981, ang Palawan ay dineklarang mangrove swamp forest reserves. Kaya't ang bakawan o mangrove, ito man ay maliit o malaki, ay itinuturing na troso kaya bawal itong putulin, kuhanin, kulikahin, taglayin, gawing poste o gawing uling. Karagdagang impormasyon, ang pagtataglay, pagbebenta, importasyon at paggamit ng tsyenso nang walang kaukulang permiso ay mahigpit na ipinagbabawal ayon sa RA No. 9175 o Tsyenso Act of 2002. Sa ating lalawigan, ang Palawan Council for Sustainable Development o PCSD ang nagpapatupad ng batas na ito. Mga kaibigan, ang pagkawala ng mga puno ay may maraming masasamang epekto sa kapaligiran at sa buhay ng tao. Narito ang ilan sa mga pangunahing dahilan ng epekto ng pagkawala ng mga puno. Pagkawala ng tahanan ng mga hayop, maraming hayop ang nawawalan ng kanilang natural na tirahan na nagdudulot ng pagkamatay at pagkawala ng balanse sa ekosistema. Pangalawa, pagbaha at landslides, ang mga puno ay tumutulong sa pagsipsip ng tubig ulan. Kapag wala ang mga ito, mas mataas ang panganib ng pagbaha at landslides. Pagtaas ng greenhouse gases, ang mga puno ay nag-aabsorb ng carbon dioxide. Kapag wala ang mga puno, tumataas ang level ng greenhouse gases na nagdudulot ng global warming. Pagkawala ng oxygen source, ang mga puno ay nagpuproduce ng oxygen na kailangan ng mga tao at hayop para mabuhay. Pagbabago ng klima, ang pagkawala ng mga puno ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa klima na maaaring magresulta sa mas matinding init at iba pang abnormal na kondisyon ng panahon. Pagkawala ng kabuhayan, maraming tao ang umaasa sa mga puno para sa kanilang kabuhayan, tulad ng mga magsasaka at mga nagbibenta ng kahoy. Ang mga puno ay mahalaga sa ating kapaligiran at sa ating buhay, kaya't mahalaga na pangalagaan at protektahan ang mga ito. Ang kalikasan ay isang biyaya ng Diyos na bigay sa atin na dapat nating pahalagahan at mahalin. Tuloy-tuloy po ang ating pagbabalita. Bilang bahagi ng advokasyang tagus sa puso at tunay na pagmamalasakit sa sanlilika, mga Taytayanos nagkaisa sa pagtatanim ng puno.
Nasa 1,000 seedlings ng nara ang itinanim kahapon. Ika-31 ng buwan ng Agosto 2024 sa Sitio Batas, Barangay Poblasyon, Kaytay, Palawan, sa pangunguna ng samahan ng mangingisda at magsasaka na nangangalaga sa likas yaman o sa magmanalaya. Nagsimula ang aktibidad sa banal na misa na pinamunuan ng Lubhang Kagalang-galang Edgardo S. Juanitz Didi, Obispo Emerito ng Apostolico Bicariato ng Taytay o ABT, binigyan din ni Bishop na ang kalikasan ay biyaya ng Diyos na dapat pahalagahan at bigyang pansin ng tao bilang mabuting katiwala. Samantala, pinasalamatan at kinilala ni Senro Conrado M. Corpus ng DENR Senro Taytay, Palawan, ang inisyatibo at eagerness ng organisasyon sa kanilang pagmamalasakit sa kalikasan. Ayon sa kanya, malaking bagay ang ganitong gawain dahil ang magbibenepisyo nito ang lahat ng tao. Kinilala rin ni Senro Corpus ang intact na mangrove area ng Sitio Batas kung saan malaki ang kontribusyon ng asosasyon sa pagprotekta dito. Ang sa magmanalaya ay aplikante para sa Community-Based Forest Management Agreement o CBPMA sa DENR. Ang DENR ay tumutulong sa People's Organization para magkaroon ng tenurial instrument. Pakinggan natin ang mensahe ni Senro Conrado Corpus. Samahan at opisyalis po nung ating asosasyon po dito na aplikantan po ng actually ng CBFM sa kasamahan ko po sa DNR, PCSD, ang ating grupo ng BGMP and other participants po na nandito na makikilahok sa napakahalagang araw kung saan tayo po ay magtatanim muli kasi halos hindi lang once yata kung ilang beses po kayo nagpapatanim dito po ba sa inyong area. Kaya laking pasalamat po ito sa amin, especially sa DNR na yung ganitong gawain po. Lalo na na nakakaraan. Actually, is, ang atikain naman talaga natin is maproteksyonan po yung ano yung natitira na ating mga likas yaman sa ngayon at dapat ito maproteksyonan. So, isa sa gawain na nakikita kong malaking tulong, ito is yung inisperhen po ngayon ng ating association. So, maasahan po ninyo na ang DNR po ay lagi nandyan na kasama ninyo na tutulong sa pagproteksyon dito sa ating mga kagubatan. Kasi nga, kayo po yung nakikita kong association na very active po sa ngayon, gawa nung kung ano man yung nakikita nyong mga gawain ng dikanais-nais o yung paksira sa ating kalgubatan ay nandiyan po ngayon na kasama namin actually kasi kayo po yung nandito na malapit. Kaya malaking tulong po yun sa amin na kasama namin kayo. So ngayong araw, sabi ko nga sa inyo is mahalaga ito kasi yung itatanim natin isang puno ay malaking tulong po ito sa ating kalikasan. At ang ating area naman is, kung titignan natin mula dito, is very intact pa po ito eh. From the mangrove, na last time, kasama rin ako ulit, and doon sa watershed po, bisyang kasama rin ako noon, kaya sabi ko nga, hindi namin palalampasin po yung mga itong gawain na nandito po kami lagi sa inyo na susuporta, hindi kasama po kayo. And sabi ko nga, is palaking tulong sa amin ito as partner po ng environment. Gawa nung ito nga lang yung ating mga dapat nating proteksyonan para sa mga susunod na salinlahi na sana yung mga gawain ganito ay ipagpatuloy pa po nila kung sino man yung mga susunod na magmamanage ng mga ganitong area.
Actually, itong area po ninyo is talagang yung suporta namin for the application ninyo ng trinial instrument, which is the CBFM, is talagang ano kami. Kasi yung inyong kasi yung interest, actually, yung nakikita ko dito para naman hindi lang siguro mabawasan doon sa part ng DNR yung protection, kundi katulong namin kayo. Kayo po yung magiging partner namin. Like the mangrove, kung nakita ko yung initiative po ninyo is talagang yung mangrove area sa ibaba ay talagang intact pa po eh. Opo, so including yung other areas dito, hindi lang siguro naman actually yung ano ito, yung kapakinabande, pagkapakinabangan po nito. Hindi lang naman kasi nagtatanong tayo, siyempre, may dudulot ito na maganda para sa benepisyo para sa tao. The mangrove, pag na-improve po natin dyan, siyempre, yung pagdami po, yung kandong pa kasi ng isda ito eh, kaya dudami yung ating mga shell dyan, nadami at yung mga isda, while ito namang itaas, pagka pinabayaan natin ito, baba yung epekto po nito, yung reach strip na pinabanggit namin. So, kailangan protection ng itaas para yung epekto nito sa baba ay maiwasan. Kasi pag sinira natin dito, siyempre, hindi natin maiwasan yung epekto, especially yung mga erosions or siltations po na pupunta, yung mga nasa itaas na mga lupa, pupunta sa pakawanan natin, dito nag-start yung mga corals at yung mga mangrove na masisira. Kaya napakalaking bagay po yun. Kaya sana yung eagerness ninyo na pandito is matumbasan namin. Yun lang po namin ang amin. Kaya nasabi ko, every time po na may invitation o ano pa man na problema na encounter, yung association is very much willing po kami to support. Nandun po kami, especially ako, na isang forest na nakikita ko po kasi kung ano po yung kahalagahan ng ating kagubatan. So, muli po, mamaya, parang medyo marami-rami yata yung itatanong natin, parang around 1,000 yata ito. Ang tinig ni Senro Conrado Corpus. Baka sa mukha ng bawat isa ang saya, aliwalas at sigla dahil naging bahagi sila ng pagtatanim at nakalanghap ng malinis na hangin. Ang mga nakiisa kahapon ay DENR Senro Taytay, Menro Taytay, PCSD, BGMP, Taytay MPS, Office of the Vice Mayor, Office of the Sangguniang Bayan, Bayani ng Kalikasan ng Central Taytay National High School Standalone, ABT Volunteers, ABT Palawan Youth Ministry, Santa Monica Parish Taytay Palawan, Philippine Coast Guard Auxiliary, mga katutubo at mga miyembro ng asosasyon. Ang mga seedlings ay mula sa DENR Senro Taytay na libreng pinapamimigay sa mga interesadong organisasyon o institusyon. Sa mga interesadong magtanim, makipag-ugnayan sa National Greening Program o NGP sa opisina ng Senro Taytay sa Barangay Poblasyon, Taytay, Palawan. Ang Community-Based Forest Management o CBFM ay isang programa sa bansa na naglalayong isulong ang napapanatiling pamamahala ng kagubatan at katarungang panlipunan. Itinatag ito noong 1995 sa ilalim ng Executive Order No. 263 o ang pangunahing layunin. Ang pangunahing layunin ng CBFM ay ang paglahok ng mga komunidad sa pangangalaga at pamamahala ng kagubatan, upang matiyak ang pangmatagalang supply ng mga likas na yaman at mapabuti ang kabuhayan ng mga tao sa mga lugar na ito. Sa ilalim ng CBFM, ang mga komunidad ay binibigyan ng karapatan at responsibilidad na pamahalaan ang mga kagubatan sa kanilang lugar. Kasama sa mga proyekto ng CBFM ang pag-aani ng kahoy, agroforestry at pag-aalaga ng mga hayop. Ang programang ito ay nagtataguyod ng isang bottom-up na pamamaraan kung saan ang mga lokal na komunidad ay aktibong nakikilahok sa mga desisyon at aktibidad na may kinalaman sa pangangalaga ng kagubatan.
ang pangangalagang sa kalikasan ng isang tungkulin ng mga anak ng Diyos na tumanggap at sumasampalataya kay Jesus. Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay at nagbigay ng buhay sa kanila, kaya dapat nating igalang at alagaan ang kanyang mga nilikha at magpasalamat sa kanyang mga biyaya. Ang pangangalaga sa kalikasan ay isang paraan ng pagpapahayag ng ating pagmamahal at pagkilala sa Diyos bilang ating Ama at Tagapaglikha. Yan po ang kabuuan ng ating tampok na mga balita sa linggong ito. Hanggang sa muli, ako po ang inyong mapagkakatiwalaan. Maaasahan. May paninindigan. At hindi na babayarang kaibigan. Rodel Dorado po. Kaibigan mo sa paghahatid ng impormasyong wasto at totoo para sa pamilyang Paluwanyo. Kayo'y nakikinig sa Kwentuhan Tayo! Kwentuhan Tayo! Kasama ang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado. Tinay's Empanada and Restaurant. Tinay's Empanada and Restaurant. Available sa kanila ang breakfast, sisling, soup, sandwich, pizza, at ang kanilang masarap at affordable na special empanada with flavor for chicken and tuna. At hindi lamang yan, available din sa kanila ang bilaog o dulad na lamang ng pansit bihon, pansit canton, pansit nigi, spaghetti, at carbonara. Small to large bilao. Minimum worth of order, 250 pesos. Free delivery pa within population area. O diba? Mura na. Husog ka pa. Teka, wait lang. Sila ay nag-accept din ang party celebration. Blood na lamang ng birthday, anniversary, and many more. Isama mo pa ang kanilang video reprimand for lowest price. Tinay's Empanada and Restaurant. Tinay's Empanada and Restaurant. Located beside the Petron Gas Station near Atay-Tay Terminal and also in front of Paleco, Sitio Monte Vista, Taytay, Palawan. For more information, you may call or text 0965-284-7408. Owned and managed by Mr. Larry Urungan. You ready? Let's go! Ba ang garantisadong serbisyo para sa motor mo? Nandito na ang two-wheel soon motor parts and accessory shop. Tay Palawan Branch, mabibili sa kanila ang mga genuine parts sa motorcycle, maging accessories para sa kahit anong motor. Nagre-repair din sila ng lahat ng uri ng motor, manual and scooters, maging stock ECU remapping, Honda and Yamaha. Available din ang electrical troubleshooting, quality wiring installation, horn and light accessories installation, 70 check cleaning setup, FI cleaning with diagnostic tool, and many more. At hindi lang yan mga kabadyara, available din ang preventive maintenance, magneto cleaning, wiring overhauling, upholstery upgrade, rim alignment, vulcanizing, mini driving light setup, loud horn setup, at marami pang iba. Mabibili rin sa kanila iba't ibang klase ng gulong tulad ng Corsa Platinum Cruise, Euro Grip Tires, Pirelli Tires, Michelin Tires, Maxxis Tires, Quick Tires, Safeway Tires, BRS Tires, Leo
ng Bolog Tires at marami pang iba. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sugod na sa 2-Wheel Zone ang motor parts and accessories. Sila ay matatagpuan si Chub Monte Vista, Barangay Poblacion, Taytay, Palawan. For more information, you may call or text 0931-8866-065. It's owned and managed by Ryan Manlupa. Sila ay bukas araw-araw mula alas 7 na umaga hanggang alas 8 ng gabi. 2-Wheel Zone Motor Parts and Accessories. Alaga ang motor mo dito. Masarap na inasal pa mo? Aba, hindi mo na kailangan pang maghanap. Nandito na ang Verdes Inasal with Andy Rice. Verdes Inasal with Andy Rice. Available sa kanila ang BM1 Inasal sa halagang 120 pesos. BM2 sa halagang 140 pesos. Sabayan pa ang kanilang masarap at affordable na currency. Regular for only 99 pesos. Medium for only 150 pesos. Overload for only 350 pesos. O diba, sulit na, busog ka pa. At hindi lang yan, sabayan mo pa ng kanilang napakasarap na halo-halo. Sa halagang 125 pesos, mabibili mo na ang iba't ibang flavor. Tulad na lamang ng OP, mangga, moko pandan, mocha, at chocolate. O diba, sarap na, busog ka pa sa Verdes Inasal and Rice. Verdes Inasal and Rice. Sila ay matatagpuan malapit lamang sa Paleca Office, Sitio Monte Vista, Poblacion, Taytay, Palawan. Verdes Inasal and Rice. Rice, make you pay for more. Toka, toka, toka. Balita at musika pinag-isa. This is 95.9 Radio Bandera Taytay. Broadcasting live from the provincial capital of Palawan del Norte. Radio Bandera, managed by Airwaves Broadcasting. 95.9 Radio Bandera. Sa balita, ihahati ang mga nagbabaga at mga pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. Malawak na talakaya. Mga programang hatid ay kalamang sa sabentar matalinong hinihimay at iniimbestigahan bawat isyong pampubliko. Alam si tinitimpa para sa taong bayan, sa entertainment, musika at usapin inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, na balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang 95.9 Radio Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at servisyong totoo. 95.9 Iwamagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 95.9 Radyo Bandera, iwamagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Ito ang 95.9 Radyo Bandera. Ang oras, mga kabandera, mga kaibigan, 10 minuto na po makalipas ang unang oras ng hapon. Dito sa pitong gatang, sa tabi ng uyan, mga kasaysayan na kong nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Shoutout muna sa lahat ng ating mga likers sa ating Facebook Live. Sa buhana. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagtitiwala sa lahat po ng mga miyembro ng Boses ng Palawan del Norte, Taytay Forum at El Nido Forum. Kay Board Member Lali Gumabaw Guerrero, magandang tanghali hapon sa iyo, Board. Ngunit bakit meron tao na natulad ng buseto at sa buhay ng kapwa'y buseto?
kay Ate Vanessa Guevara Abdan Parenya, kay Tita Miriam Ocampo, magandang hapon, kay Kuya Dennis Baldistamon, kay Ma'am Daisy Cario Ramos Garcia, dyan po sa sur ng Lalawigan, kay Ma'am Inang Gracia Dobria Bayo, dyan po sa lungsod ng Puerto Princesa, ganun din kay Sir Alonso Peralta ng City Enro. At syempre, ang ating kaibigan at kakampi, Brother June Mones ng Joyous Pension, dyan po sa El Nido, Palawan. Magandang hapon din kay Leonilin Quinto, kay Roy Villanueva, dyan naman po sa Sitio Sader, Barangay Bantula. At ganun din kay Ate Susit Joy Carmen Kinet ng Barangay Bunog, Rizal, Palawan. Kay Sir Ben Tricker, dyan naman po sa Mindoro. Kay Ma'am Jezebel, o kay Ate Jezebel Inero sa Libuon Family, magandang hapon po sa inyo, sa aking mga kamag-anak, sa lahat po ng Dorado Family, at sa Maniego Family, Palma Family, Granada Family, at ganun din po sa ating Radyo Bandera Taytay. Paki-like and follow po ninyo ang Radyo Bandera Taytay 95.9. At syempre kay Ma'am Nikki Isguera Ripalda ng Senro Coron, magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre dito po sa atin sa bayan ng Taytay, yan po sa Purukdos, kay Tita Rebecca Francisco at kay Tito William Ambasa sa Willens, Willens. Gatang sa tabi ng buhuyan, mga kasaysayan na kong nalalaman, ito ay new. At syempre sa ating mahal na Obispo Emerito Bishop Edgardo Juanitz Didi, kay Bishop Broderick Pabilio. At sa inyo pong lahat mga kaibigan, ang ating numero pala sa mga gustong makilahok ay 0993-887-2627. 0993-887-2627. Kayo'y nakikinig sa Kwentuhan Tayo! Kwentuhan Tayo! Kasama ang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado. Kayo'y nakikinig sa Kwentuhan Tayo! Kwentuhan Tayo! Kasama ang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado. Kaugnay po sa ating tampok na balita kanina, tungkol sa kahoy na nasabat dyan sa liminangkong ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at DENR, i-replay ko po yung aking eksklusibong panayam kay Forester Gerald Namok, mga kaibigan. At si Forester Gerald Namok po ay OIC Chief ng Utilization Unit ng Senro Taytay. Sana po pakinggan ninyo at pakishare na rin po ang ating Facebook Live, mga kaibigan. Narito po ang aking eksklusibong panayam sa kanya. Bigan, mga kabandera, kasama na natin ngayon sa kabilang linya ang isang manggugubat. Ano, hindi lang po ito manggugubat, ito din po ay talagang mahilig sa gubat at nanggugubat. At ito po ay kilalang Forester. Sana ba yung aking... kilalang Forester po sa bayan ng Taytay at El Nido. Ang aking tinutukoy ay walang iba kundi si Forester Gerald Namok. Forester, pwede bang makunan, dahil saan na tayo, no? Pwede bang makunan ng permit itong white at red nato na species ng kahoy? Okay, magandang hapon o gabi sa lahat ng nakikinig. Maganda yung tanong mo about doon sa Tinder. So yung nato, yan po ay mga naturally grown sa pinutubo sa gubat. Yan po ay
hindi sila tanim ng tao, talagang pusang tumutubo lang yun siya. Mm. So ngayon, pagdating sa ating ano, batas, yung mga lahat ng mga naturally grown trees ay hindi po siya allowed na kuna ng permit. Ang allowed lang po na kuna ng permit ay yung mga planted trees na nasa tituladong lupa o private land. Pero may mga ano yun, may mga requirements na kailangan i-comply para mabigyan ng permit o cutting permit yung isang client. Linawin na natin, Polister Gerald. Ano yung mga planted trees? Anong species ito? Pagdating sa mga planted trees, kasama na dyan yung Acacia Manglium, Gimilina Arborea, Alpaca, Mahogany. So, yan. Yung mga planted trees na yun, yan ang tinatawag nating patrol species. Yan po ay pwede natin ma-harvest yan pagdating ng harvestable time. Yung talagang yung matured na siya. So, pwede po natin kuna ng permit yan. Pero, sabi ko nga kanina, dapat nasa load siya ng tituladong lupa. Mm-hmm. Yun lang ang allowed ng ating ng ating opisina na pwedeng isiwan ng ating permit para mayutilize yung nasabing planted tree. Paano kung hindi titulado na sa timberland? Pagdating naman sa timberland, dapat meron siyang inoyal instrument tulad ng stewardship. So, yung tinatawag natin integrated social forestry, pwede yan siya, allowed yun. Kailangan yung management plan, meron yan silang management plan, dapat approve yun. At saka renewed yung kanilang CEC contract nila. Allowed yun siya. Ma-harvest po yan. Mm-hmm. Nasa ano yan sa existing rules and regulation natin. Okay. Harvest. Bago natin dakuhan yung mga requirements, yung ibang CEC, di ba, nasa loob ng protected area, di ba subject for cancellation na yun? Paano yun? Actually, hindi ko gaano kabisado pagdating sa protected area kasi nga, meron tayong existing na batas na parang hindi na yata yun i-adapt nila yung na i-approvehan. Hindi na nalawin yun. Oo, na ganun. Mm-hmm. Actually, hindi ko gaano familiar pa yan kasi sa time ko, wala pa akong inventory na within CEC siya na within protected area. So, hindi ko gaano familiar pagdating sa ganyan. Okay. So, ano na yung mga requirements pagdating doon sa tituladong lupa? Okay. Okay. Magandang tanong yan. Mm. Yung sa requirements naman, pagdating sa tituladong lupa, una dyan yung authenticated photocopy of title na galing sa Register of Deeds. And then, yung pangalawa, yung barangay certification or barangay resolution na interposing no objection ng cutting of trees. And then yung pangatlo naman, yung SPA. Kung yung may-ari ng lupa ay ipagkatiwala niya sa ibang tao na siya yung maglalakad, ay siya yung mag-traffic, siya yung maglakad, so kailangan lang ng SPA between ng ownership at saka yung tao na maglakad ng kanyang dokumento. And then, yung sumunod na mga requirements doon ay re-inventory report, inspection report, yun ay ano na yun, sa office na yun. Trabaho na yun ng isang forester. Mm-hmm. Ay yung barangay certification? Ano? Barangay resolution. Ang barangay resolution. To follow na yun? Hindi po. Kasama po yan kaysa submit na requirement. Kailangan alam ng barangay na doon sa kanya na susukupan ay mayroong nag-apply for cutting permit. Okay. So, dapat yung barangay, i-allow nila yun na hindi sila mag-o-keep. Na talagang i-prosper nila na pwede nilang bigyan ng ganung resolution para ma-harvest naman yung tiyanin ng tao. So, bago pumunta sa inyo, yung kliyente na mag-request ng timber inventory, kailang kompleto na yung kanyang requirements? Yes po. Yes po. Kasi pag hindi po yan kompleto, doon po, isa po yan sa mga dahilan na bakit natagal ang kanilang mga dokumento, kanyang request. Kasi una-una dyan, na-inventory na namin, nagawa na ng report, na-submit.
And then, pag-review na sendro at kulang yung mga requirements, pinasulatan ko ng office yan na ito yung mga lacking requirements na kailangan mong i-submit. Okay. So, yun yung mga requirements sa private land. Okay. So, sa ano naman? Sa timberland. Maliban doon, dapat may tenureal instrument. Parehas, parehas lang ba at yun lang yung kailangan? Ang sa tenureal instrument naman, tulad ng ISF, meron na kong nabasa doon na kailangan pa ng environmental compliance ECC pag ang area mo is nasa 10 hectares na. Mm. Yes po. Tapos yung ibang requirements, hindi na, nandun pa rin yung timber inventory, hindi ko yan mawala. Mm. At saka yung inspection, hindi ko yan mawala. Pero yung parang guide solution, parang hindi na yata kasama yun. Mm. Hindi ko na sure, hindi na yung kasama. Mm-hmm. Kasi nandun na yun sa ano eh, meron na yan silang management plan na kailangan gagawin between ng office at saka yung client o yung holder ng ISF. Meron silang management plan na naka-indicate na doon yung harvesting time nila, ganun. Eh yung ECAN? Naka-indicate na doon kung kailan kinanin. Okay. So yung ECAN o PCSD clearance, kailangan pa rin ba yun? Kailangan pa yun pag nasa 10 hectares na yun. More than 10 hectares. Oh, more than 10 hectares. Okay. So pag 10 hectares required na. Pero pag 9 hectares, 9.99 hindi pa kailangan. Parang hindi na yata. Pag ano siya below siya do. Okay. Below 10 hectares. Okay. Sige. So pag nahuli itong katulad nito sa El Nido, no, ay ano mangyayari doon sa mga kahoy? Yung mga kahoy na ano na nahuli ng ating mga law enforcement. Yan ay subject for ano siyempre yun po ay ipipresent sa ano sa court. Hindi naman yan mostly dadalhin, parang siyempre nandoon yung inventory. Pero dapat hindi yan dapat galawin hanggat hindi pa na natapos yung ano yung pandinig yung pagdinig ng o hearing ngayon pag na ano na yan siya natapos na yan at siyempre yung tibor ng government yan sa atin yung kahoy at saka yan namang kahoy sa DNR yun na dito na sa atin ay pwede yan ano i-donate sa mga nangangailangan. Pero tamang-tama, ano, may isang school dyan sa Barangay Kasyan. Barangay, hospital, o yung mga nasalanta ng bagyo, yun i-donate doon. Okay. Ano naman yung requirements? Yung requirements dyan, hindi ko gaano kabisado. Yung kung paano makakuha sila ng ganun, na makabail sila ng mga kahoy, mga lalo na yung mga lumber na yan. Ang ano ko lang, ang nasa ano ko lang, tawag nito. Yung pagkalam ko lang, halimbawa sa barangay, so dapat yung barangay, meron silang resolution na wala silang ano, wala siyang pundo. Tapos, hindi lang resolution, kundi kukuha din sila yata ng certificate doon sa LGU yata. Doon sa budget nila, ay sa budgeting nila, budgeting office, na yung talagang project para doon, ay wala talagang pundo. Okay, sige, pag-usapan natin yan sa mga susunod na ano natin, ano, panayam. Balikan lang natin itong, yung halimbawa, itong nara o ipil ay naitanim doon sa tituladong lupa, pwede ba yun ma-utilize, magamit? Yes po, pwede po. Kasi nga, ano yung kanina, wait po, sabi ko nga kanina, pag once nga ikaw ay may tituladong lupa, tapos may mga tanim ka, ang nara kasi pwede mo itanim eh, ipin pwede mo itanim. Pwede yan makuna ng, ano, ng permit. So, ang tawag naman sa permit na yan pag na-issue sa iyo, special private land timber. Kasi nga, special premium kasi yung tinatawag private yun, land timber permit. Permit.
okay. Special. So, naging special siya kasi nga mayroon kang premium species tulad ng Nara Ipil. Pero pag walang Nara Ipil, yung mga Lycerius species lang, tulad ng Mangyong, Mahogany, Gimilina, Palkata, pil-pipil lang po yun. Private land, timber, permit. Ganun. Okay. So, yung approval naman dyan, pagdating sa special SPLTP, region na po yan. Office of the Red na po yan. Ang approval niyan. Pero dito sa PLTP, dito lang po yan sa Sinro level. So madali lang po kumuha ng permit. Basta i-comply nyo lang yung tatlong requirements na nasabi ko kanina. Okay. Paano kung tax declaration lang yung hawak? Sa batas kasi, na basa ko rin doon, allowed naman siya yung tax break. Basta declared siya na alienable and disposable. Kaso lang, dito sa office, hindi natin pinapractice yan. Kailangan titulado talaga. Unless, naka-applied siya ng pre-patent. Meron siyang pre-patent application. Kaya na wala kang titulo, basta meron siyang pre-patent application. Allowed po yun. In-issuean po ng office yan. Okay. Pero pag tax declaration lang, hindi siya pwede allowed. Pero doon sa batas, pwede naman. Kaso lang, yun nga sabi ko kanina, hindi natin pinapractice. Doon tayo sa talagang titulado siya. Ilang araw naman ang process? Ano ba, nag-apply ako? Mayroon tayong citizen charter na sinusunod niya. So, pag mga remote areas, dapat 32 days, labas na yung permit. From the receipt, pina-receive na yung application niya, dapat bilang yan. Hanggang 32 days, dapat labas na yung cutting permit niya. Doon yan sa hindi remote areas. Pag remote areas pala, 34 days. Ulit, linawin lang natin, pag hindi remote areas, 32 days. At pag remote areas, halimbawa yung mga nasa malayong barangay, yes po, 34 days. 34 days. So, based yan sa citizen charter natin. Sabi nila mahirap daw kumuha ng cutting permit, Forester Gerald. Hindi naman. Kaya maraming nag-i-illegal. Kasi, siguro yung nasabi nila na mahirap kumuha, siguro baka kulang sila sa mga information na ano ba yung kailangan i-submit, ano bang document, ano bang mga requirements. Kasi yung iba naman na paliwanag natin sa kanila, pag sinabi natin ito lang. Okay, balikan natin si Forester Gerald Namo. Kayo'y nakikinig sa Kwentuhan Tayo. Kwentuhan okay, go ahead. Tayo. Kasama ang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado. Doon na sa nahihirapan sila kasi hindi kompleto yung kanilang mga papel o dokumento. Okay. Actually, nasabi nila na nahirapan sila dahil nga hindi nila alam yung mga requirements na ano ba talaga yung requirements na isasubmit nila. Pero may mga tao naman na kausap ko nung nagtanong sila sa akin ano ba yung mga requirements. Sabi ko, ito lang, tatlo. Sabi ko kanya, yung authenticated photocopy ng titulo, doon pupunin sa digital page, tapos sa runway resolution, interposing no objection ng ating office. Tapos yung pangatlo, SPA, kung yung mayari, hindi siya mag-process, hindi yung may tao siyang hindi talaga doon, yung doon papasok ng SPA. Tapos sabi ko naman sa kanila na yung approval dyan, Sinro level lang. So, nung narinig nila na Sinro level lang, daming, madali lang pala, hindi tulad mo na sa radio. Sabi ko, correct. Dati, nung mga 2000, yung approval talaga, region talaga, talagang mahirap talaga yung buwanan bago lumabas sa permit. Hindi po naman sa atin kasi, simula nung ako yung naupo dyan, as utilization cube, YC utilization cube, hindi ko pinatatagal yung permit. Sa kumplito lang sa requirement. Wow. Kasi sinusundan ko yung citizen charter.
Kasi pag hindi pag lumabas tayo doon, mag-turuwak tayo doon. Diba? Okay, bago tayo magkalimutan, may babayaran ba sa pag-apply o pag-request ng timber inventory? Yes po, may mga certain fees yan o certain amount na kailangan bayaran ng isang BMP. Una doon yung certification fee na 36 pesos, tapos yung old fee na 86, and then yung inspection fee na 336. Basta total yung lahat ng 446 lahat. 446? Opo, opo. Okay. Okay. So, doon naman sa timber... 360 pala yung inspection fee, 36 naman. Just 36 peso yung application. Tapos, 50 peso naman yung certification of your certification. Okay. Okay, sige. Sana nakuha ng ating mga ginigiliw na tagapakinig. At may babayaran ba doon sa timber inventory? Actually, sa ano natin, sa down natin. Hindi naman naniningil tayo ng ano, ng per dimes. Ang ano lang, usang loob lang nila. Kasi nga, una-una dyan yung sa fuel. Takot kasi ng mga inventory team yung transport papunta doon. So wala namang sapat na pondo yung office natin. So doon tayo kumukuha sa sarili nating bulsa. So pinapaintindi lang natin sa mga tao ng request na yan ay ano lang. Kung nilan lang tayo, yung bulutan lang nila. Pero yung pagkain, sasagutan nila yun. Okay, so sasagutin nila pagkain, pero walang exact amount kung magkano ang kanilang ibibigyan. Yung ano lang po nila, yung kaya lang po nila. Okay, sige. Forrester Gerald, madamo gyud, daghang salamat sa imong oras sa aton nga programa. Mabuhay ka. Thank you. Okay po. Kayo'y nakikinig sa Kwentuhan Tayo. Kwentuhan Tayo! Kasama ang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado. Kayo'y nakikinig sa Kwentuhan Tayo. Kwentuhan Tayo! Kasama ang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado. Ang oras natin mga kaibigan ay
36 na minuto na makalipas ang unang oras sa hapon at ngayon po ay kasama na natin sa kabilang linya ang IPMR ng Barangay Poblasyon. Pero bago yan, mga kaibigan, ang pamunuan po ng ating mga katutubo dito po sa Barangay Poblasyon ay sumulat sa DENR patungkol po sa kanilang mariing pagtutol ng pagpapatanim ng sa Magmanalea o ng samahan ng mga mangingisda at magsasaka na nangangalaga sa kalikasan dyan po sa Sitio Batas. At sila po ay may pagtutol dito po at subalit sa kabila ng kanilang pagsulat ay natuloy pa rin dahil naka-schedule na po yon at may mga nakahanda ng mga seedlings. Ngayon po ay kunan lang natin sila ng kanilang reaksyon o ano ba ang dahilan kung bakit sila tumututol dito po sa pagpapatanim ng Samag Manalia. Nasa kabilang linya na po natin si Ma'am Inyeba Heredero, siya po ang IPMR ng Barangay Poblasyon. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din, sir. Opo, at maraming salamat sa inyong pagpapaunlak dito po sa ating palatuntunan. Bakit po tumututol ang samahan ng mga katutubo? Ano po? Ang pangalan ng inyong samahan ay... Tagbanwang Tandulanin, sir. Tagbanwang Tandulanin. Okay po. Sa ano, sir? Kaliwanag ko lang po. Opo, na sige po. Hindi po kami tumututol. Ang ibig po namin sabihin doon, na kung pwede sana, kami ay kanilang kinaalam para gusto na din namin po kaming tumali na magtanim ng mga puno. Pero sa amin lang po, dapat nagpaalam muna sa amin para kami ay makasama din. Kasi po ito ay nakapaloob sa aming kati, yung kanilang tataniman. Kaya yun ang gusto lang sana namin kung nagpaalam, sana nakasama kami. So ibig sabihin, ang chairperson ng sa Magmanalia o ng Sitio Batas ay hindi po kayo kinoordinate? Opo. Opo. Opo, hindi po. Wala po silang, hindi sila napalang po sa amin na sila ay magpapatanim. Kasi yung mga lugar na yun ang kanilang tataniman ay yung nakakaano doon, yung aming mga katutubo. Kaya sila ay naghinaing sa akin, ay di lang ako isang IPMR ng IT, Indigenous People. Na magbukay na sa hinan na kung pwede, ano mo na kay hindi nga sila na paalam sa aming mga pang-ninono. Siyempre, kanyang liti mong patutubo dyan na kami ay naka-resist, nakakuha na ng safety, dapat kami rin po ay pinaalam din nila na sila ay tatanim din sa lugar namin. Okay. Kaya lang po, naano ko lang sa barangay, na yun pala ay tatanim ng sa U31. Kaya ako, nagsabi sa mga katutubo, inaabot ko ito, yung dumating sa akin galing ng barangay, inano ko sa kanila kung ano yung ano natin dito sa ganito pala ay sila magpapatanim sa ating mga lupain ni Nuno. Ayun, ang sabi nila sa akin, kumilitak mo na kasi hindi sila nagpaalam. Kung pwede lang sana, kahit 3-2 lang sana, na kami ay paalamin din. Kasi isa rin po kami na, number one din po kami talaga, nagpuprotekta ng aming kagubatan. Kasi sa amin po yan eh, kanya ang magkinabang dyan, hindi yung iba. Kaya kanya ang dapat mag-ano rin yun sa amin, kung hindi naman na, sa ano na lang na hindi kami sinaalam kasi nakaregister na po kami dito. Kaya, yung karapatan namin na bilang katutubo, ay, nagsipulin din. Yun lang po.
Okay. So, ibig sabihin, hindi po kayo nag-uusap ng mga leader ng Samag Manalia at ng Sityo Batangas? Wala po, wala po. Wala po silang sinabot sa akin. Okay. Ang kaya, yung aming mga katamahan, sabihin hindi, nakapit ganun. Ura-urada, maralaman natin na sa lugar pala natin ay magtatanim sila. So ano pong masasabi ninyo dahil natuloy pa rin yung pagtatanim at may mga nakasama din na mga katutubo kahapon? Okay lang po yun. Kasi ang sabi ng nag-reply din sa amin yung din, Sendro, na kung pwede, ipagpaliban lang kasi gahol na sa oras. Kaya yung mga kasama namin, nag-usap-usap kami na, sige, ituloy muna. Pero sa susunod, magpaalam. Opo. Kailangan din po namin ang EPIC. Pre-prior informed consent. Opo. Okay. Kayo po ba ay hindi member ng Samag Manalia o yung mga katutubo natin dyan ay hindi po member? Hindi po yung iba. Hindi po rin po alam sila kung nagka-member sila doon. Pero kami po talaga na alam, hindi po. Ah, kayo hindi po kayo nagpa-member? Opo. Bakit hindi po kayo nagpa-member sa Samag Manalia? Hindi pa po kami nakaano kasi hindi pa rin namin yan ano. Noon na kami din po ako ng isang business. Pero hindi na ako nakaulit kung nagbalik po dyan. Okay. Pero hindi naman po kayo tutol doon sa Samag Manalia sa kanilang aplikasyon ng CBFM? Ay, hindi po. Hindi po. Ah, okay. Kasi ano din po yun sila eh. Sabi mo. Iba naman po yung ano lang po namin, respeto po. Okay, respeto mga kaibigan. Yun lang po ano ang inyong hinihiling sa samahan ng Samag Manalia at ng Sityo Batangas. Okay, baka may nais ba po kayong ipanawagan o nais na mensahe sa kanila? Katulad na, sir, sabi ko lang sa'yo. Katulad na po, iba yung alimbawa lang namin sa bahay. Iba po, pagpapasok ka ng isang bahay, magpapaalam ka. Opo. Ibig sabihin, para kami magtatanong din, katulad ng may bahay, magtatanong, ano po ang kailangan? Kung meron kami makapakinabangan doon, yun lang po. Siyempre, magtatanong kami kung ano pwede namin pakinabangan dyan. Okay po. Alright, maraming salamat po, Ma'am Inyeba S. Heredero, ang IPMR ng Barangay Poblasyon. Salamat po. Maraming salamat po. Kayo'y nakikinig sa Kwentuhan Tayo. Kwentuhan Tayo! Kasama ang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado. At napakinggan po ninyo exclusive dito po sa ating palatuntunan ang IPMR ng Barangay Poblasyon Taytay Palawan. Ang kanila pong samahan ay Tagbanwang Tandulanin Indigenous Cultural Communities Indigenous Peoples ICCIPs o Barangay Poblasyon Kalawag Bantulan Talog Baras Biton Dibangan Abungan Bato Alakalian Paglaom Libertad. At sila po ay may aplikasyon ng Certificate of Ancestral Domain Title na kanila pong ipinadala o ipinatanggap sa NCIP noong July 6, 2022. Samantala, ang Samag Manalia po ay isang samahan na may aplikasyon din sa DENR ng Community-Based Forest Management Agreement. Ang ating oras ay 1:45 na po ng hapon. Ano po ba itong CBFM, mga kababayan? Ang CBFM po o ang pamayanang pangangalaga ng kagubatan at iba pang pamayanang programang pangkagubatan. Ang mabilis na pagkasira ng kagubatan ng Pilipinas sa nakalipas na 20 dekada ay siyang dahilan kung bakit naglunsad ang ating pamahalaan ng iba't ibang programa para sagipin ang kagubatan ng bansa. Lalong lumalala ang problema dahil sa paglipat ng maraming tao sa kabundukan at ang paglabas-masok ng mga ito sa mga nabuksang kagubatan.
hindi naging epektibo ang mga naunang estratehiya tulad ng pagpapatong ng mga multa para pigilin ang mga tao, pati na ang mga may hawak ng Timber License Agreement o TLA sa pag-abuso sa kagubatan. Hindi rin naging epektibo ang pagkakansila o pag-sususpende ng mga TLA. Ito ay nagbukas lamang ng 2.4 na milyong hektaryang lupang kagubatan na ngayon pinapasok ng mga komunidad. Ang mga komunidad na ito ang para na ring tumatayo ngayong tagapamahala ng lupang kagubatan. Kayo'y nakikinig sa Kwentuhan Tayo! Kwentuhan Tayo! Kasama ang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado. Dahil wala naman silang pinangahawakang legal na kasulatan para okupahan ang lupa, ang mga komunidad na ito ay walang insentibo para pagbutihin ang pamamahala ng lupang kagubatan. Sila ay nabubuhay sa pagkakaingin at illegal na pagputol ng kahoy at pagkuha ng iba pang yamang gubat. Ang mga ito kasama na ang pag-iiligal laging ng iba ang siyang dahilan ng patuloy na pagkasira ng ating kagubatan. Kayo'y nakikinig sa Kwentuhan Tayo! Kwentuhan Tayo! Kasama ang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado. Ang susi para maisaayos ang problema sa kagubatan ay ang aktibong partisipasyon mismo ng mga komunidad sa likas-kayang pangangalaga ng lupang kagubatan. Ayon sa pamahalaan, kinakailangan din kilalanin ang lehitimong pag-ukupa ng mga tao sa lupang kagubatan upang hindi labas-masok ang ibang tao sa mga lugar na ito. Dagdagan ng pangkabuhayang oportunidad ng mga tao, bigyan sila ng legal na kasulatan sa kanilang okupadong lupa at magkaroon ng otoridad ang lokal na pamahalaan patungkol sa lupang kagubatan. Mga naunang programa, ang mga pangkomunidad na programa para sa kagubatan ay nagsimula noong 70s. Halimbawa, Family Approach to Reforestation, Communal Tree Farm. Sa mga sumunod pang taon, ilan pang pangkomunidad na programa ang inilunsad. Kasama rito ang Integrated Social Forestry o CSC, Upland Development Program, Forest Land Management Program, Community Forestry Program, Low Income Upland Communities Project, Regional Resources Management Project, Integrated Rainforest Project, Coastal Environment Program, Recognition of Ancestral Domain Claims, at Natural Resources Management Program. Ang mga ito ay sama-sama na ngayon sa iisang programa, ang Community-Based Forest Management Program o CBFM. Bunga ng yaring isip, ang punggatang kailang may gunit ang di mawaglit, taglarin aking pinibig. Kayo'y nakikinig sa Kwentuhan Tayo! Kwentuhan Tayo! Kasama ang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado. Maayong hapon sa pinakagwapa na si Ma'am Raji Zamora. Panahon may sigaw ding ding. Tayo po ay live na live sa 95.9 Radyo Bandera Taytay Palawan. At sa Facebook, Rodel Moreno Dorado. Kayo'y nakikinig sa Kwentuhan Tayo! Kwentuhan Tayo! Kasama ang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado. Oras na mag
Sana po ang ating samahan ng mga mangingisda at magsasaka na nangangalaga ng kalikasan o sa Magmanalaya at sa Sitio Batas, sa pamunuan ng Sitio Batas, sa ating Sitio Leader at sa Chairperson ng sa Magmanalaya ay magkaroon po ng pag-uusap between IPMR ng ating mga katutubong at tandulanin para magkaroon po kayo ng mga pag-uusap at magkaisa, magtulungan, dahil iisa lang naman po ang inyong layunin, pangalagaan at mapakinabangan ang kalikasan at likas yaman na naaayon sa mga umiiral na batas. Ang takot ay nasa isip lamang. Tama na ang pag-alinlangan. Ang takot ay nasa isip lamang. Dinggin mo, damhin mo ang landas na ang puso mo. Oras na, magbuo ka ng pasya. Tayo na sa limuhano. Maliit lang po ang ating komunidad at walang puwang ang hindi pagkakasundo-sundo dito sa ating pamayanan. Kaya naway magkasundo, ano, magkaroon ng malayang pag-uusap, at kung may mga dapat man isaalang-alang at dapat na respetuhin, ay dapat pong mapag-usapan ng mapayapa. At ang hangad po ng palatuntunang ito ng kwentuhan tayo na magkaroon po kayo ng pagkakasundo, pagkakaunawaan at pagtutulungan, dahil sa pag-unlad ng bayan, ang kailangan ay pagkakaisa, pagtutulungan, pagdadamayan. Kayo'y nakikinig sa Kwentuhan Tayo. Kwentuhan Tayo! Kasama ang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado. Dakuan na po natin ang ating segmentong Munting Katisismo. Okay, mukhang hindi pa nailipat ang ating munting katisismo. Right, standby po mga kaibigan. Pasya, kung saan ka pupunta, oras na, mag-iba ka. Damhin mo
landas ng puso mo. Tayo na sa liwanag, ang takot ay... At dakuan na po natin ang ating segmentong Munting Katisismo sa radyo. Ating palalimin ang ating pananampalataya. Ito ang Munting Katisismo sa radyo. Sa muli po isang pinagpalang hapon, mga kaibigan, mga kapatid. At nandito na po tayo sa ating Munting Katisismo sa radyo. At ang ating binibigyang daan ay ang Katisismo ng Kabataang Pilipino. At nasa unang artikulo pa rin po tayo, ang sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. At ngayon po ay ang tagapaglikha. Naniniwala tayo na ang Diyos ay ang tagapaglikha dahil ginawa niya ang lahat mula sa wala. Sinasabi ng banal na kasulatan, sa simula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Genesis 1:1. Nilikha ng Diyos ang sanlibutan mula sa kanyang pag-ibig. Ang lahat ng bagay sa sanlibutan ay nagpapahayag ng kanyang pag-ibig. Gaya nga ng ipinapahayag sa Biblia, o yawi na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Iyong papuri abot sa langit, pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong mga kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Mga awit 8:1-3. Ang layunin ng mga nilikha ng Diyos ay papurihan siya. Mababatid natin ng buong katiyakan ang pagkakaroon ng Diyos bilang tagapaglikha ng langit at lupa kapag pinagmasdan natin ang kagandahan at ang kaayusan ng sanlibutan. Ang Diyos bilang mabuting ama ay nangangalaga sa kanyang mga nilikha sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob upang pag-ingatan ang mga ito at patnubayan hanggang sa huling hantungan. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay maliban sa kasamaan at kamatayan. Ang mga ito ay nakapasok sa mundo dahil sa inggit ng demonyo at sa kasalanan ng tao. Ang banal na Trinidad ay kumikilos ng sama-sama bilang iisang Diyos sa paglikha ng sanlibutan. Ginawa ng Ama ang lahat sa pamamagitan ng kanyang anak at nagbibigay buhay sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Ang langit at ang lupa. Ang Diyos ang may likha ng langit at lupa at ng lahat ng mga nakikita at di nakikitang bagay. Ang salitang langit ay kumakatawan sa espiritual na mundo na kung saan ay makikita natin ang mga kaluluwa at ang mga anghel. Ang lupa naman ay kumakatawan sa material na sanlibutan na kung saan ay matatagpuan natin ang mga halaman, hayop at iba't ibang bagay sa mundo. Naniniwala tayo sa pagkakaroon ng mga anghel. Sila ay nilikha ng Diyos bilang espiritual at immortal. Ang kahulugan ng salitang anghel sa wikang Griego ay mensahero dahil ang kanilang misyon ay ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang pinakamataas na anghel ay tinatawag na arkanghel. Sila ay sina Miguel na ang ibig sabihin ay kawangis ng Diyos.
Rafael bilang lunas ng Diyos at Gabriel na nangangahulugang lakas ng Diyos. Ang misyon ng mga anghel ay ang paglingkuran ng Diyos at pangalagaan ng mga tao. Pinaglilingkuran nila ang Diyos sa pamamagitan ng pagpupuri sa Kanya sa langit at magpapahayag ng Kanyang salita sa lupa. Pinangangalagaan naman nila ang tao sa pamamagitan ng pagsanggalang sa Kanya sa lahat ng masama at sa pagiging tagapamagitan nga sa harap ng Diyos. Ang bawat tao ay may anghel na taga-subaybay sa kanyang tabi na nagtatanggol sa kanya sa lahat ng mga panganib at gumagabay sa kanya tungo sa buhay na walang hanggan. Sinasabi sa banal na kasulatan, pagkat uutusan niya ang kanyang mga anghel upang alagaan ka sa iyong mga daan. Mga awit, 51, talata 11. Mga kaibigan, yan po ang ating munting katesismo sa radyo. Abangan po ninyo tuwing Linggo ang ating segmentong munting katesismo sa radyo. Maraming salamat po sa kay Sis Arlene Gonzalez at kay Brother James Dipante sa pagpapahiram ng munting katesismo na ito. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Magbabalik pa po ang ating palatuntunan. Huwag po kayong bibitaw. Kayo pa rin po ay nakikinig. Kwentuhan tayo. Kayo'y nakikinig sa Kwentuhan tayo. Kwentuhan tayo. Kasama ang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado. Sa mga gusto pong magbigay ng kanilang mensahe o magpaabot ng impormasyon, ang ating pong numero sa ating palatuntunan ay 0993-887-2627. 0993-887-2627. Magbabalik po ang ating palatuntunan. Basta balita at musika, i-bandera mo. Dahil Drupal na Radio Bandera Palawan. I-Care. Solusyon sa panlalabo ng mata. Malabo po ang mata ko simula nag-work ako as a social media manager. Lagi kasi akong exposed sa computer screen at ramdam ko talaga ang radiation. Nag-take ako ng I-Care, hindi na nag-dry ang mata ko at hindi na rin sumasakit kapag babag ako sa computer. Thanks sa I-Care, effective siya. I'm Trina from Cagayan. I-Care Capsule. Ang kapsula na may lutein na pinalakas ng vitamin A, vitamin E, vitamin C at zinc. Mabibili sa mga butika. I-Care. Pampalinaw ng mata. I-Care. Si Lola may pteridium sa kaliwang mata. Gustong-gusto niya talagang magpa-opera para matanggal daw ito kasi sagabal sa paningin. Pero sabi ni Tita, subukan daw muna niyang i-I-Care. Pinainom namin siya for 3 weeks. Maganda ang naging resulta dahil unti-unting nawala ang kanyang pteridium. Nagbiro pa nga kami na itutuloy na lang ang pagpa-opera pero ayaw na daw niya kasi magaan na daw sa pakiramdam. At ngayon, magaling na talaga ang mata ni Lola. Salamat ng marami talaga sa I-Care. I-Care, ang mabisang gamot para sa mata. I-Care, mabibili sa mga butika. Ipinakikilala, Nance Corn Coffee.
Maraming benepisyo ang hatid ng Nance Corn Coffee. Punong-puno ng vitamins and minerals. Makatulong sa pag-iwas sa colon cancer, hemorrhoids o almoranas, anemia, Alzheimer's disease, makokontrol ang diabetes, hypertension, makakalinaw ng paningin, makakabawas ng kolesterol sa katawan, makakadagdag sa lakas ng immune system, nagpapaganda ng kutis, at nagpapatibay ng buto. Masarap ang tulog kapag naka-Nance Corn Coffee. Kaya kung coffee ang pag-uusapan, mag-Nance Corn Coffee ka na, kaibigan. Highly recommended ng Doc Natural. Mabibili sa lahat ng Radyo Bandera stations, Nature's Medic Center outlets, at sa inyong masuking butika. Excellent health, excellent life, EXL, Magabuhay Plus, ang pakibiso sa klase-klaseng hagit sa kinabuhi, dili laling. Apan kung ikaw adunay pagsalig sa Ginoo, basko o himsog na panglawas, tanan problema, mabatukan. Mag-EXL, Magabuhay Plus, dietary supplement, EXL Coffee Mix, 17-in-1, EXL, Magabuhay Plus, VCL, all-in-one skincare oil. Maayong panglawas, higug maon ug ampingan. Gikan kini sa 17 ka mga powerful medicinal herbs and vitamins. Sama sa Makabuhay, Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Garlic, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Cinnamon, Oregano, Sambol, Lagundi, Vitamin C, Vitamin B1, B6, and B12. Makabuhay! Excellent health, excellent life sa EXL Yaman! Balita at musika, inyong isa. This is 95.9 Radio Bandera Taytay. Broadcasting live from the provincial capital of Palawan del Norte. Radio Bandera, managed by Airwaves Broadcasting. 95.9 Radio Bandera. Sa balita, ihahati ang mga nagbabaga at mga pinakamainit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. Malawak na talakaya. Mga programang hatid ay kalamahan sa komentaryo, matalinong hinihimay at iniimbestigahan bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimpa para sa taong bayan, sa entertainment, musika at usapin inyong kagigiliwan. Simula umaga, hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang 95.9 Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. 95.9 Iwamagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Basta radyo, ibandera mo. Ito ang 95.9 Radyo Bandera. Kwentuhan tayo. Kasama ang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado. Kayo'y nakikinig sa Kwentuhan Tayo. Kwentuhan Tayo. Kasama ang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado. Ang ating oras, mga kabandera, 10 minuto na po makalipas ang ikalawan ng hapon. Gusto mo ba sa maganda? Siyempre lang. Mundo ay gaganda lang kung walang basura. Basura ay kung saan ang itong mawawala. Pero kahit di mo nakikita o tingnan, ikaw pa rin ang siyang nagkakalat. Huwag niyong sayang ang basura. At bilang panghuli dito sa ating palatuntunan, tayo po ay lumampas na sa ating oras. Pero
Maraming salamat sa ating magandang station manager sa pagbibigay daan upang ma-extend tayo. Bigyan lang po natin ng daan itong pulyeto ng ating Municipal Environment and Natural Resources Taytay na may pamagat na basura, agapan, kalikasan, protektahan upang kalusugan ay mapangalagaan. Ito pa itungkol sa Republic Act number 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang inyong pong napapakinggan na tugtugin ay may pamagat na kung walang aksaya, mas saya. Ano ang Republic Act number 9003? Ang RA 9003, mga kaibigan, mga kabandera, ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ay isang pambansang batas na may kinalaman sa makakalikasan, ekolohikal o praktikal na pamamahala ng basura na hindi madudumihan ang kalidad ng lupa, hangin at tubig. Ano ang sinasabi ng RA 9003? Ang pamamahala ng sa basura ay nasa pangangalaga ng bawat lokal na sangay ng gobyerno o LGU, barangay, siyudad, munisipyo, lalawigan. Ang basura ay pinaghiwalay dapat sa pinanggalingan pa lang o sa mismong source, segregation at source, sa bawat bahay, paaralan, restaurant, palengke at opisina. Ang bawat barangay ay dapat magkaroon ng MRF o Material Recovery Facility. Ang sinumang lumabag sa batas na ito ay may kaukulang multa at parusa at maaaring sampahan ng kasong administratibo, sibil at kriminal. Ang pagsunog ng basura, pati na ang mga dahon ay ipinagbabawal din po sa nabanggit na batas. Paano ipatupad ang RA 9003? Paghihiwalay sa pinanggalingan, segregation at source ng nabubulok biodegradable at di nabubulok non-biodegradable. Magandang hapon muna kay Kagawad Louis Espinosa. At sa ating mga kagawad dyan po sa Barangay Dipangan, kay Kagawad Dyrus Dyson. At magandang hapon din kay Kagawad Susana Pema. Makakalikasang pagtapon o segregated waste. I-compost ang mga nabubulok para makagawa ng abonong organiko o organic fertilizer mula sa mga nabubulok na basura. I-recycle at i-reuse ang mga hindi nabubulok. Ilagay sa MRF ang residual at special waste. At paghakot ng hiwa-hiwalay na basura, collection of segregated waste. At yan po ang ginagawa ng ating menro at laging nagagalit nga ang ating driver ng ating garbage truck dahil nga hindi daw hiwa-hiwalay ang mga basura natin dito sa bayan ng Taytay. Mga halimbawa ng basura ayon sa URI, paano ito pangasiwaan? Nabubulok o biodegradable. Ang mga halimbawa po nito ay sirang pagkain, balat ng prutas at gulay, bituka at hasang ng isda, buto ng karne at patay na hayop. Ang mga basurang ito ay pwedeng gawing compost. Nariresiklo o recyclables. Lata, tansan, bote, iba't ibang klase ng papel, newspaper, magazines na glossy, bubo, gulong ng sasakyan. Ang mga ito ay pwede pang pakinabangan at pwede pang mapagkakakitaan. Pero kahit di mo nakikita o tignan, ikaw pa rin ang siyang nagkakalat. Huwag niyong sayang ang latak o residual waste. Sirang sapatos, chinelas at bag, upos ng sigarilyo, basahan, diaper, sanitary napkins at tissues, broken ceramics. Yung mga wala na pong pakinabang, ano ho.
Ito po ay siguraduhin at panatilihing tuyo ang mga ito bago ilagay sa tamang lagayan upang maiwasan ang hindi ka nais-nais na amoy. Masaya. Ito pong residual waste, ito po ang hinahakot ng ating garbage truck ng Menro. Masaya. Delikado at nakakalason o special waste sa Sardos. Baterya, sirang appliances, lata ng pintura, sirang bombilya, cosmetic waste, healthcare waste, bote ng pesticide and insecticide at asbestos materials. Ito ay dapat na nakahiwalay at hindi dapat maabot ng mga bata. At meron po tayong rules and regulation. Ang ating oras muna ay ganap na pong 17 minuto makalipas ang 2 ng hapon. Talagang gutom na po ang inyong lingkod. Rules and regulation. Meron po tayong Municipal Ordinance number 09-05 series of 2005. Aba, batang-bata pa po ako ng mga panahong ito, mga kaibigan. Ako po ay talagang nasa line of tupa nang naaprubahan ng nasabing ordinance. Ang pamagat po nito ay Environmental Protection and Management Code of Taytay, Palawan. At noong 2014 ay nagpalabas muli ng Municipal Ordinance number 194-2024 series of 2024. Municipal Ordinance number 194-2024 series of 2014. Hindi pala 2024. 194-2014. At ang nasabing municipal ordinance, an ordinance prohibiting the use of plastic bags on dry goods, regulating its utilization on wet goods, and prohibiting the use of styrofoam within the municipality of Taytay, Palawan, prescribing penalties thereof. An ordinance prohibiting the use of plastic bags on dry goods. Ibig sabihin po, meron pong pagbabawal, minumungkahi po ng nasabing ordinansa na may prohibisyon sa paggamit ng plastic bags sa mga dry goods. At nireregulate lamang po ang paggamit ng plastic bags doon po sa mga wet goods. Halimbawa po ng mga wet goods ay karne, isda, basta yung mga namamasa-masang mga bilihin. Yan po yung wet goods kasi hindi naman po natin pwedeng ilagay yan sa paper bag. Ano, kung hindi, mabubutas po ang inyong paper bag. Ano, kaya pinapahintulutan po doon lamang po sa mga namamasa-masang produkto o wet goods. May prohibisyon din po sa paggamit ng styrofoam, kaya po pinapanawagan po natin sa mga may restaurant, sa mga nagki-catering, na wag na po ninyong hintayin pa na strictong ma-implementa ang nasabing ordinansa ito kung hindi magmamulta po kayo. Ano ho, sa mga nagki-catering, sa mga handaan, sa mga selebrasyon, at lalo na po sa mga nagki-cater ng mga seminar, workshop, ano ho, mga programa, mga aktibidad ng ating lokal na pamahalaan, ganunin po ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, ay meron po tayong or municipal ordinance sa paggamit po ng styrofoam. At kung maaari po, ayun naman pong mga biodegradable na material ang atin pong gagamitin. Ano ho,
para tayo po ay mabawasan po natin ang paggamit o ang paglaganap ng plastic dito po sa ating bayan. Dahil ang mga yan po ay lahat po ng mga basura natin mula sa kabundukan na pupunta po yan sa ating karagatan at nagdudulot po yan ng malaking pinsala. May malaking masamang epekto po yan sa ating karagatan, sa ating kaligasan. Masaya. At alam niyo po, ang mga sakit na dala ng mga insekto na namumuhay sa mga basura na maaring makaapekto sa kalusugan ng mga tao dahil sa maling pangangasiwa ng basura, ang lamok po, dengue fever, yellow fever, elephantiasis, malaria. Ang pinaka-common po sa atin dito sa bayan ng Taytay ay dengue at malaria. Ano ho? At sa langaw naman ay intestinal worms, anthrax, ophthalmic poliomyelitis at tuberculosis. Ang ipis po, dahil pag may mga basura, may ipis, may langaw, may lamok. Sa ipis naman ay typhoid fever, diarrhea, dysentery, tuberculosis, anthrax at food poisoning. At maging ang kaibigan nating mabait. Ewan ko ba bakit na tawag na mabait yung ano na yan? Ang hayop na yan. Ang daga, mga kaibigan. Ang dala po ng daga na sakit ay murine, typhus fever, Wells disease. Hindi ako familiar dito sa iba, no? Ang familiar lang sa akin ay ang typhus, no? Typhus fever. Typhus fever, food poisoning, leptus, leptospirosis, meningitis, at trichomosis. Ayan po ang mga sakit na dala ng mga basura na pinamahayan ng mga insekto. Tulad ng lamok, langaw, ipis at daga. At sabi pa po ng Municipal Environment and Natural Resources o MENRO, huwag pong magsunog ng basura. Masaya! Gusto mo ba na sumaya? Siyempre naman! Kapaligid ang masaya! Kayo'y nakikinig sa Kwentuhan Tayo! Kwentuhan Tayo! Kasama ang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado. Sa iyong tinapon na basura, ay kusa lang itong mawawala. Huwag magsunog ng basura. Ang pagsunog ng basura ay nakakalikha ng lason. Ang lasong ito ay purmang chemical o dioxins, purines, particulate matter, acid gases, carbon monoxide, nitrogen oxides at iba pa na sumasama sa hangin at nagiging ulan o acid rain na nagpaparumi ng ating katubigan kung saan naapektuhan ang mga isda, lupa na napupunta sa halaman, tao at iba't ibang hayop. Kung ang mga ito ay nalason at ang ating makain, siguradong sakit ang epekto sa kalusugan natin. Sa dami ng masasamang epekto ng basura sa kalikasan at sa mga mamamayan, ay pinagbabawal na ito sa ilalim ng Republic Act No. 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act. At yan po ang ating batas na 9003 at ang ating mga local or municipal ordinance. Tandaan po natin ang ating mga municipal ordinance dito po sa bayan ng Taytay, mga kaibigan. Ang Municipal Ordinance Number 194 Series DAS 2014 Series of 2014. Municipal Ordinance Number 194-2014 Series of 2014, an ordinance prohibiting the use of plastic
plastic bags on dry goods, regulating its utilization on wet goods, and prohibiting the use of styrofoam within the municipality of Taytay, Palawan, prescribing penalties thereof. Alamin po natin sa susunod na mga pagkakataon, sa susunod na pagtatanghal ng ating palatuntunan, ang mga penalty na nakapaloob sa nabanggit na batas. Shout out kay Sir Leo Maghari. At syempre kay Menro Juji Laurenti. Sa ang saya, ang oras po natin ay 2:26 na po ng hapon at tayo po ay pansamantala ng magpapaalam sa himpapawid. Mahalagang pabatid po pala sa ating mga kaibigan at mga kababayan, mga kabandera, ang MSLT Associates o ang Mensa Domini of the Lord's Table at ang Apostolada ng Panalangin AP ay naghahanap po ng mga nais na magpakasal sa mga nagsasama na po na mag-asawa na hindi pa kasal sa simbahan ay ang MSLT at Apostolada ng Panalangin ay meron pong programa para po sa inyo. Ano ho? Meron pong nakatakdang mass wedding para po doon sa mga 5 taon na nagsasama na hindi pa kasal o kasal sa Huwes, kasal sa ating mayor at gusto pong makasal, mabasbasan ng ating simbahan. Makipag-ugnayan lamang po kay Tita Kim De Luna. 5 taon na po, mahigit ano, na nagsasama na hindi pa po kasal sa simbahan. Maaari po kayo makipag-ugnayan kay Tita Kim De Luna dyan po sa PEMS Pension and Restaurant. Malapit lang po ang PEMS Pension sa simbahan ng Santa Monica Parish. Ayan po sa mga hindi pa kasal sa simbahang Katolika. At sa mga mag-asawa na nagsasama na, may mga anak na, 5 taon na po na nagsasama, ay meron pong programa ang atin pong MSLT, Mensa Domini of the Lord's Table Associates. At ang ating apostolada ng panalangin, maaari lamang pong makipag-ugnayan sa kay Tita Kim De Luna. Maaari din po ninyo akong i-approach, Rudel Moreno Dorado. Ito po ay libre at kung wala pa po kayong sinumar, yun lamang po, ano, may mga konti lamang po, maliit na halaga para po tuloy-tuloy na ang biyaya sa inyo ng poong may kapal. Kayo po ay may basbas ng Diyos ang inyo pong pagsasama, mga kaibigan. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa ating palatuntunan, sa ating Facebook Live, at lalong-lalo na po sa mga nasa radyo nakikinig dyan po sa My Sitio Katuldan sa Barangay Pamantolon, Taytay, Palawan, sa Sitio Langayan, sa Puting Bato o sa Purok Uno, sa atin pong mga taga Sitio Pantano sa Bulacan Boarding House, at syempre dyan po sa May Manggahan, sa May PSU, sa ating WPU, sa ating Taytay Public Market Vendor, sa mga nandyan po sa bahay, kay Lodo, kay Lola, kay Ate, kay Kuya, kay Mami at Daddy, at syempre sa iyo na masipag mag-aral, sa ating mga teacher, sa ating miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, at sa ating mga kawani ng ating lokal na pamahalaan at maging sa ating national agencies, sa lahat po ng mga NGOs, sa ating mga mangingisda, lalong higit sa ating mga magsasaka at mga naggugulayan, sa atin pong mga tagalinis ng ating
kalsada, sa ating mga street sweeper. Nako, pag nakita naman po natin sila, no, pwede po natin silang bigyan ng tubig o kung anumang pagkain o tinapay. Dahil sila po, dahilan kung bakit malinis ang ating bayan ng Taytay. At sa darating na ika-21 ng Setyembre, September 21, 2024, ay International Coastal Cleanup. Dagat at kapatagan, dalang masigang ilog lawa at sa muli po, mga kaibigan, mga kabandera, sa darating na September 21, 2024 ay International Coastal Cleanup. Tayo po ay muling magsama-sama, magkaisa, magtulungan na maglinis ng ating paligid, ng ating dalampasigan. Ang ating pong lilinisin, mga kaibigan, ay ang ating kuta surroundings, ang ating Kuta Beach, yan po ang Purok Uno at Palengke po, ano ho, ay lilinisin po natin yan, ang ating Boulevard, Sitio Pantano, maging ang ilog po dito sa Sarabia Bridge mula po sa may Jaes, ay lilinisin po natin yan mula Jaes hanggang sa Sarabia Bridge, hanggang sa Palengke po, ano, dahil ang mga basura sa ating ilog ay napupunta po yan lahat sa dagat. Kaya useless din po pag naglinis tayo ng dagat at hindi po natin nalinisan ang mga waterways, ano ho, ay ganun pa rin, useless pa din, ano ho, mga kaibigan. At yun po sa may SYM banda at sa may Manggahan at sa likod po ng RBH ay kasama din po sa ating lilinisan, mga kaibigan. At ang Bakawan ay maglilinis din po tayo dyan. Kaya ngayon pa lang, nagpapasalamat po ako sa mga volunteer, sa mga nais po na mag-participate sa ating International Coastal Cleanup sa September 21, 2024. Bukas po ito sa lahat ng ating mga mamamayan na may puso para sa kalikasan. Ang oras po ng ating paglilinis ay mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. At kung may mga pagbabago pa po sa ating schedule, ay manatiling nakaantabay sa ating palatuntunan o dito po sa himpilan ng Radyo Bandera Taytay o sa aking Facebook page, Rodel Moreno Dorado. Baka hindi pa po kayo nakapollow, please follow my page, Rodel Moreno Dorado. Pakipollow din po ninyo ang Radyo Bandera Taytay 95.9. At nandyan po ang ating station manager, Ma'am Tess Rodriguez, para i-update po kayo. Ay, naku, bago pala ang lahat, bago pa tuluyang magpaalam, ay dakuan ito pala, mayroon akong special na paalala sa inyong lahat, mga kaibigan, dahil may naidulog po dito sa atin tungkol naman po ito sa utang, ano ho, ay ano lang po tayo, ano, paalala lamang po, mga kaibigan. Kayo'y nakikinig sa Kwentuhan Tayo! Kwentuhan Tayo! Kasama ang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado. Ayan, muntik na pong makalimutan. Shoutout muna dyan sa Two Well Zones at ganun din po sa T-Nice Empanada na hindi ko pa napupuntahan. At syempre, palagi naman po tayo dyan sa Verdes Inasal. Shoutout sa mga amo na hindi marunong magbayad ng tama sa kanilang mga empleyado. Lalang manliligaw, ipinangako niya pati buwan at araw. Yan ang problema ng 7 kabataan o 6 na kabataan na pinatrabaho at ginawang kasambahay. Dito po yan sa atin sa bayan ng Taytay, ha, mga kaibigan. Ang kwento ng isa sa kanila na itatago natin sa
pangalan. Saglit, tama po mga kaibigan. Lagyan natin ng magandang background ang kanyang sulat. Kayo'y nakikinig sa Kwentuhan Tayo. Kwentuhan Tayo! Kasama ang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado. Dear kaibigang Rodel, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Judy Ann Santos. Mayroon po akong baby na ginagatas at wala pong regular na trabaho ang aking kinakasama dahil nag-aaral pa po siya. Kaya po, napilitan po akong maghanap ng trabaho. Nakahanap naman po ako, dito lang po yan banda sa Arado 2. Dalawang buwan po akong ginawang kasambahay, kaibigang Rodel. Subalit ang nakakalungkot, hindi po ako pinasahuran. Umalis na lamang po ako at naghanap ng ibang trabaho. Makalipas po ang ilang buwan, siningil ko po ang dati kong amo. Subalit, puro pangako lang po ito. Nangako siya na magbabayad. Subalit, nakalipas ang ilang buwan hanggang ngayon, pangako pa rin. At siya po ay nagmatigas. Pinabarangay na po namin siya, subalit hindi po siya sumipot. At ano po ang aking dapat na gawin, kaibigang Rodel? Kayo'y nakikinig sa Kwentuhan Tayo! Kwentuhan Tayo! Kasama ang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado. At yun na nga po mga kaibigan, ang ating complainant ay si Miss Judy Ann Santos. Itinago natin sa pangalang Judy Ann Santos. Ano po ba ang dapat na gawin kung sakaling malagay sa sitwasyong ito? Kung hindi ka nabayaran ng iyong amo, narito po ang ilang hakbang na maaari mong gawin. Makipag-usap sa iyong amo. Subukang makipag-usap muna sa iyong amo tungkol sa hindi nabayarang sahod. Maaring may simpleng dahilan o pagkakamali na madaling maayos. Sumulat ng pormal na reklamo. Kung hindi maayos sa pag-uusap, maaari kang magsulat ng pormal na reklamo. At ibigay ito sa iyong amo. Siguraduhin may kopya ka ng reklamo para sa iyong records. At maaari mo ding ipasumon sa barangay. Kumonsulta sa DOLE. Sabi ni Attorney Daryl Pingol, ang Attorney 4 ng City Government of Puerto Princesa ay dumulog muna sa barangay at ipapatawag ng 3 beses ang taong inireklamo, papadalahan ng summon, at kung hindi po siya sumipot at hindi tumugon, hindi nag-appear, Your Honor. Natakot po siya, Your Honor. Ay pwede na pong i-endorso ng barangay, ano? Certificate to file action sa DOLE, mga kaibigan. Kumonsulta po sa DOLE, kung hindi pa rin ito maayos, maaari kang magtungo sa Department of Labor and Employment o DOLE at magsampa ng reklamo. Ang DOLE ay may mga proseso para sa pagresolba ng mga issues sa sahod at binipisyaryo ng mga manggagawa. Pumingi ng legal na payo.
kung kinakailangan, maaari kang humingi ng tulong mula sa isang abogado na may karanasan sa labor law upang malaman ang iyong mga karapatan at mga sumus at mga susunod na hakbang. Mag-ingat sa mga unfair practices. Siguraduhin alam mo ang iyong mga karapatan bilang manggagawa at iwasan ang mga unfair practices tulad ng harassment o pagbabanta mula sa iyong amo. Sana, Judy Ann Santos, ay iyong napakinggan itong ating advice. Sabi nga ni Attorney Daryl Pingol, hanggat maaari pwedeng pag-usapan maayos magkaroon ng amicable settlement sa barangay, ay gawin ninyo na magkaroon kayo ng kasunduan na unti-unti sana magbayad naman itong amo, no? Dahil ikaw ay nagpagod. Naglaan, nagbigay ng iyong serbisyo, nagpagal. At nag-render ika nga ng iyong serbisyo. At dapat ikaw ay may karampatang bayad sa iyong paghihirap. Huwag naman po sana makapal ang mukha nitong ating ibang mga employer. Kukuha, siguraduhin po ninyo na bago po kayo kumuha ng employee, ay meron po kayong pambayad. Dahil kaawa-awa po ang lagay ng mga taong ito, no? Sila'y naghahanap ng trabaho. Tulad nito, mayroon po siyang anak na baby pa at kailangan po ng gatas. Hindi lang po gatas ang kailangan ng baby, diaper at syempre pagkain. Pagkain nilang mag-ina ng kanilang mag-anak. Papaano mabubuhay kung hindi mo papasahuran, ha? Diyan sa Sitio Arado, mga kaibigan. Nasaan ba ang tubo? Kilala sa buong lalawigan na nasaan ba ang tubo? At kahalagahan ang 31 mong mga kanayunan, isang at ika. At sa susunod na linggo, abangan po ninyo ang ating sasariling wika. Hindi na po tayo nakapagsasariling wika. Ang oras po natin ay 2:43 na po ng hapon. Lampas-lampas na po sa oras. Mga kaibigan, mga kakwentuhan. Sa'yo ay aking inaalay. Ang iyong naway nadulutan ko kayo ng makabuluhang impormasyon at kaunting kasiyahan upang maibsan ang inyong mga nararamdaman. Sa mga ako po ang inyong kaibigan, Rudel Dorado. Estrella del Norte, bayan kong na nag-iwan ng quote mula kay Saint Mother Teresa. Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Hanggang sa susunod na linggo sa pahintulot ng ating poong may kapal sa ganitong oras at himpilan. Ang pinanggaling sa Diyos ang kapurihan ngayon, bukas at magpakailanman. Ang aming pinagmulan katulad ng malampayang makasaysayan. Estrella del Norte, bayan kong taytay, likas mong kayamanan ay daluyan ng buhay. Estrella del Norte, bayan kong taytay, ang pagmamahal sa'yo ay aking inaalay. Estrella del Norte, bayan kong taytay, likas mong kayamanan ay daluyan ng buhay. Estrella del Norte, bayan kong taytay, ang pagmamahal sa'yo ay aking inaalay. Bayan kong taytay. Bayan kong taytay.
kayo'y nakikinig sa Kwentuhan Tayo. Kwentuhan Tayo. Kasama ang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado. Malapit na namang lumubog ang araw. Sa panghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw. Sa kawalan, lumipas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandaling darating at papanaw, buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tulad